Nalulungkot ang Philippine Eagle Foundation sa sinapit ng agilang si Kagsabwa. Buwan ng Hulyo, napabalita ang nabaril at napatay ang isang Philippine Eagle sa kabundukan ng Mount Kitanglad sa Bukidnon. Si Kagsabwa ang biktima. 3 taong gulang pa lamang ito at 4 na buwan pa lamang na namamalagi sa Mount Kitanglad. Kwento na sana ito ng tagumpay pero dahil sa nasabing pangyayari, tuluyan na natuldukan ang buhay ng kawawang agila. Sa kwento ni Giovanni Ocampos, field biologist ng Philippine Eagle Foundation, 3 araw nilang hindi malocate sa pamamagitan ng kanilang transmitter si Kagsabwa. Sa kanyang personal na paghahanap, kasamang isa pang membro, natagpuan nila ang transmitter na nakabaon sa lupa. So kailangan namin gumapang kami, nakalapag yun sa lupa yung transceiver, yung antenna namin. Doon pagdating namin sa area kung saan yung nakabaon, nakita muna yung feathers. Sa kabila noon, umaasa pa rin ang grupo ni Giovanni na wala nangyaring masama kay Kagsabwa. 3 days after nakita yung transmitter, nakita nila, nandun pa yung lagba niya. Ang tarsus o mga bintit paa ni Kagsabwa na lamang ang nagsabi kung ano na ang sinabit niya. Si Brian Balaon, 22 taong gulang, isang magsasaka ang itinurong nakapatay sa agila. Sa aming panayam sa kanya, sinabi niyang akala niya isang wild chicken lamang ang agila kaya binaril niya ito. Ito na ako ipusin, natural mo lang. Binaril na lang niya kasi natural na nga ibon yun. Inamin rin niya ang sunod niyang ginawa matapos barilin ang ibon. Paliwanag ni Brian, kung alam niya lang na pinipinigil ito, hindi niya babarilin. Suportado ng mga higaw noon ang kanilang katribo. Pinuntun din nila ang sisi sa Philippine Eagle Foundation dahil sa kakulangan ng impormasyon na binibigay sa kanila. Yun naman ang Philippine Eagle, ma'am. Hindi ako nila tinanong. Yung hindi sila nakiusap sa amin dito, kung mayroon ba kami mga ano dito, pagkatapos magbalibad silang ibon, wala kami i-prior, walang prior information. Iba naman ang version ng kwentong ayon kay Felix Mirasol, Protected Area Superintendent ng Mount Kitanglad. Ang sabi niya ay mayroon siyang nakitang extra large na bird at saka binaril nga niya using his air gun. Inamin daw ni Brian kay Paso Mirasol na matapos mabagsak sa lupa ni Kagsabwa, tinawag nito ang 2 niyang pinsan upang matukoy kung Philippine Eagle nga ito. At ang masigurong Philippine Eagle nga ito, sa takot ng 3, tinanggan nila ang transmitter at pinutol ang mga paa. In fact, nung bumagsak yung agila, hindi niya kinuha yung agila eh. Iniwanan niya kasi nakita niya agila nga yon. Kaya yung duda pala niya ay naging totoo. Nilalagyan ng transmitter ang mga inire-release na agila upang matrack ang kanilang lokasyon. Habang ang leg band naman ay para sa kanilang pagkakakilanlan. Para sa mga higaw nun, hindi kasalanan ang pagpatay sa ibon. Ang pagkain kasi ng ibon, parte ng kanilang kultura. Noong unang panahon nga daw, pinaniniwala ang nakakasira ng pananim ang mga agila kaya pinapatay sila. Ang aming magulang, ang historical nila, na papatayin ito ang banog na malaki kay kumakain ng bata. Pero sa katotohanan, ang mga agila pa ang nagwawalis ng mga tunay na peste sa palayan. Pagkain ito ang mga daga na notorious na naninira ng pananim. Isipin nyo na lang na kung mawawala ang agila, malamang ay naghari sa palayan ang mga daga. Kapag nagkaganito na isang uri lang ang naghahari, mawawala ang tinatawag na ecological balance. Ang mga datong higaw noon, hindi raw papayag na makulong si Brian. Ang suportahan kami ninyo ay parang walang gulo ba? At kung hindi kayo makasuporta ang taga-DNR at saka Mountain Eagle Foundation, baka anong magawa namin? Mga silo sa DNR o sa Eagle nga, halaw ko nga sa akong ngayon mga wag na kutiwa. Kung sa presidente sa Pilipinas. Pero kay Paso Mirasol, may batas sa dapat sundin ang RA 9147 o ang Wildlife Conservation Act. Sinampahan natin siya ng formal complaint, violation doon sa Republic Act 9147, yung Wildlife Resources and Conservation Act.
Naipile na po na ang complaint natin, information ay naipile na po natin sa Provincial Prosecutor's Office. Bahala na po ang office na yon na whatever action na they think kailangan doon para kay Brian. Kakaunti na lang ang Philippine Eagle sa wild. Tinatayang nasa 4 na lang pares na lang ang natitira. Critically endangered na ito at pinangangambahang mauubos na sa loob ng 10-20 taon kung walang gagawin ng tao. Tanong marahil ng ilan, mas mahalaga ba ang buhay ng agila kaysa sa tao? May saysay ba ang pagod at sakripisyo para sila iligtas? Pero hindi kaya ang buhay nila at buhay natin ay magkaugnay lang? Ako si Romy Garduce, Born to be Wild! Kumakailan lang ang pananaw ng marami ay dapat linisin, patayin o kainin ang tinatawag na wild. Ngayon lang umuusbong ang tamang gawi na ang mga wild animal ay dapat lamang obserbahan, kunan ng litrato, at ituring na biyaya sa ating bayan. Sana nga dumating ang panahong ang tao'y maari ng ituring na born to be kind. Ako po si Howie Severino at ito ang Sine Totoo.